Welcome back to our YouTube channel. Ako po pala si JMS Vlog. Guys, nandito po ngayon nga kasama ko yun si ang kaibigan ko. Pwede ko rin na tutawag na basta kaibigan ko, kapatid ko pa. At kasama sa tambayan. Dito po yun si Mr. Rappy Cardenas. Hello. So guys, ang gagawin natin ngayon is magtatanong tayo sa kay JM kung ano yung mga 10 facts tungkol sa kanya. So yung question natin, number 1, ano yung pumasok sa utak mo, bakit naisipan mong mag-umpisa ngayon mag-vlog? Ang itong vlog nito, parang hindi naman po ito talaga ko para makapera lang or no. Ginagawa ito ng vlog. Gusto ko ipakita sa mga tulad na may mga kapansanan dyan na huwag kayong mag kung saan na pa, huwag kayong mag matakot sa mga ibang tao sa lumabas. At huwag nyo kaya ang kung anong sarap! Kung anong sa isip nyo at anong sa puso nyo, ilabas nyo at kung kaya lang ng mga normal, kaya din natin yun. Sabi mo may kapansanan, gaano ba yung kapansanan? Ang kapansanan ko po ito ay hindi po ito tinatawag na polio. Yung tawag ko ito ay osteogenesis imperfecta. Sakit po sa ito sa buto. Sa kahit nung bata pa ako, nung isang ilang buwan po ako, pinanganak ko na mama ko. Maliit lang po ako, parang isang 1 liter of coke. Hindi na akong kalaki. Sabi ng mama ko, sabi ng mga tao, inano daw po ako. Sabi ng mama ko, hindi. Pagka ilang buwan, pinaglaruan ako ng pamangkin ko na mas matanda sa akin pamangkin ko. Hindi naman sadya, nabali po ang buto ko. Doon nalaman ng mama ko na dala ko 50,000. Doon nalaman ng sakit ko ay sa business na perfecta. Doon sa ano pa mga, doon sa Barquillos, isang ganyan, isang ano lang, nababali. Sinuspread ba yan? Sinuspread. Sabi ng doktor, nag-i-18 daw ako, pero ito sabi ko, wag na lang. Bakit? Bakit wag na lang? Eh, alam mo naman, kung gusto mo mag-opera, mas tanga pa rin, di ba? Kung tayo, tanggap ko naman kung ano ngayon eh, di ba? Parang papayakin niya ako. Malaga, tanggap ka din ako. Salamat. Salamat pala sa kamera mo namin, ang Mrs. Mirapi. Miss. So, pangalawang tanong. Pangatlo na yan, okay? Ha, pangatlo na sa'yo. Hindi, pangalawa ko lang. Part yun. Pangalawang tanong. Ano ba yung natapos na pag-aaral? Nakapagtapos ako. Pero hindi na ako nakapagtapos ng college. Saka kakuha lang ako ng... Nakaka-college ako ng first year college sa BCC. Ako lang yung naturalize. At ako ng city college. Ang kinawa ko ng course ay ACT. Pero hindi ko natapos sa first sem. Yun lang po. Undergrad. Pero ako nakagraduate ako ng elementary at secondary. Ano ba yung ACT, Associate of Computer Technology. Ano to? Tama? Di ba naman ang kurso mo? Nga? Okay. Parang di mo pa alam. Kasi na tayo. Kasi na namin. Ikaw ang yung kurso mo. Ano pinagtapos mo ngayon? Wala. Makapag-proceed na kasi ako sa... Kailangan ko magtatanong siya. Nang pangatlong tanong nang ano ba yung ano mo ngayon, pinagkakabalaan mo ngayon ay dito sa bahay, tambay-tambay nag-aalaga ng mga isda. Mamaya pakita ko sa iyo mga alaga ko ng isda, pero isda maliliit na tinatawag na guppy, pero iba ang mga guppy ko po. Ito ay hindi guppy po na sa mga
kanal or kalo or ano yung kanal or mga sapa. Binigay na ng mga kaibigan ko din na sa social media din. Mm-hmm. Ito ako naglalaro ng computer. Ano pa? Nanood ng mga vlogs. Sino ba yung ano idol mo na vlogger? Wala na yun, si Ken LC. Ken LC. Diba idol to yun? Hmm, idol natin yun. Hindi naman yun si Ken LC. Tsaka, diba yung ganyan yung ano mo, yung sitwasyon mo, may pansanan ka. Ano ba yung ano mo ng pinagkakitaan mo sa ngayon? Nagkikitaan ngayon? Para magkapera. Ito na may pisunet po ang kaibigan ko nilagyan. Nagpalagay po ako dito sa kaibigan ko na pisunet para may pangkikitaan po kami. Pero ngayon, mahirap po ngayon kasi bawal kasi ang social distancing kasi ngayon, di may matumal ang laro kasi hindi pwede pumapuno ang area ng pisunet namin. Sa 10 unit, 5 lang makapasok. Ganyan po. Panglimang tanong, sa kalagayan mo yan, sino-sino yung mga taong tumutulong sa iyo kapag may ano ka may lakad ka liban sa akin? Ang mga lagi ko kasama ang mga pamangkin ko tulad ni Jinje, ni Jinjen, ni Bubi. Mas madalas si Jinje, ay si Jinjen yung si Bubi kasama ko. Kapag malayo, si Bubi talaga yung mataba kong pamangkin. Pagkikita niyo din siya, kahit yun din ang kasama ko ba, pala nga. Isang araw, mag-vlog kami din sa labas. Si Bubi. Saan kayo pumunta? Kung magbayad ng pelbite, ng bill ng ilaw, at secret kung saan-saan pa. So, yun. Tapos na tayo sa 5 seryoso. Guys, pagkatapos ng mga tanong ko, si Rappi matutunan. Pangalawang tanong, bakit wala kang ngipin? Paano masabi? Totoo lang. Guys, nung maliit, di naman sabi maliit. Maliit noon, maliit pa rin ngayon. Nung bata pa ako, kumakain lagi ako ng KitKat. KitKat ng chocolate na KitKat. At madalas ako kumakain ng KitKat. Yun. At sa sakit, lalaro to sa sakit ko ng sa kami kapansanan ko na, na kasama na to sa Guinness Superfecta. Kasi sabi ng mga doktor, hindi na daw buto ang may diferensya, pati yung mga ngipin nyo daw. May ngipin naman talaga kung pito ako dito lahat, pero sa ilalim lang wala, medyo. Katatlong tanong, ano mga paborito mong pagkain? Okay, ano na pagkain? Ulam or mga street foods or mga ulam? Ulam. Ulam. Ng kare-kare. Chicken curry ko lang. Chicken curry. Chicken curry. Ng KBL. Ito na ng adobong pagi. Ito na ng pabo yung tanong. Yung napansin ko kasi yung ano mo, yung t-shirt mo, is Barangay Nebra. Ito? Mahilig ka pala sa ano, basket. Ay, ito, sa Barangay Nebra, San Miguel po ito. Hindi po sponsor ng Barangay Nebra, pero dati po nang sponsor talaga ako ng Barangay Nebra. Pumunta ako ng Manila. Papakita ko din ngayon sa inyo guys yung reaction ng pagpunta ako ng Manila nung pinapunta ako ng isang head ng SMC company na si ang umawak ng sport director na si Al Francis Chua, si Coach Al. Pinapunta ako doon sa Manila dahil unang punta ako doon nung nag-graduate ako ng high school, graduate gift, yung di ba? Nung pumunta ako ng Manila, nung graduate gift sa akin. Kasi gusto ko makita yung idol ko na si Kuya JJ Helderman. Kuya JJ, shout out pala sa'yo. At pangalawang punta yun, ang video na ipapalabas ko ng second vlog ko po. Pagkita ko yun sa inyo, yung pumunta ako sa Manila. Na sinurpresa namin si Kuya JJ na hindi alam ni Kuya JJ nang nag-retiro siya may tribute ang isang SMC company sa kanya na papupuntahin ang mga number one fans ng number fans niya na napabilang po ako doon. Tatlo po kami na in-interview. Bali ako lang po ang malayo po na pinapunta from Bacolod to Manila ng
Ginastosan talaga ako na pumunta doon. Pina-hotel ako. Pinasundo ako sa City Philippines. Yun, interview ako doon. Alimang araw po ako doon. Nang lahat po yun ay sagot ng Barangay Mebla San Miguel at ng SMC Kapanita. Yan. At nagko-coach din po ako. Pero po si Rappi ang sentro namin. Sentro sa kao. Sentro ng Manisa. So alam ito, kanina marami pa ito. Ngayon, marami ng interview. Sige siya na interview. Kumakain siya. Ako pa, pangalawang kain ko pa lang ito siya. Tignan mo, wala na yung fries. Wala na ang kikyam. May fishball pa na iwan. Tirahin mo na. Baka tirahin pa ng iba. Okay. Yan lang. Yan lang. So, salamat sa pagsagot sa mga tanong. At marami. Ay, guys! Bago po pala umalis si Rappi, may sasabihin po si Rappi sa inyo. At gusto ko i-plug din ang YouTube channel nila. Yun ay ang YouTube channel po ay yun ang anong content niyo lagi po. Pa-subscribe na lang po sa aming YouTube channel Old Style Music. Ito guys, lagay ko dito guys ha. Nagko-content po kami dyan ng mga rap battle, akapela rap battle, iligay noon conference gaya ng Flip Top. Pero dito sa amin is Bangga na Ibarra, parang Flip Top din, pero iligay noon konferensya, Bangga na Ibarra. At may mga music videos pa din kami, may music videos din kami na nilalabas. So, pag trip nyo manood, or makakaintindi kayo ng iligay noon na mga lingwahe, pwede kayo makinig ng music namin at mga kapanood ng mga battle namin. So, subscribe sa All Style Music YouTube channel. Huwag kayong mag-alala guys, nung baka may event kayo, pupunta ako, ipa-vlog ko doon. Pakikita ko sa inyo kung paano magbabattle ang mga ilugay, Iligay noon, dito sa Bacolod. First. Nandito po tayo ngayon pala sa Bacolod. Kahit pasensya na guys sa mga nanonood dyan na baka kayo nagtataka kayo na mahirap kami mag-Tagalog kasi sa Bacolod kami ngayon eh. Hindi na kami masyado maroon mag-Tagalog pero kinakaya namin. Ano pa Rappi? Wala ka na ano? Wala lang. May social media kayo? Anong Facebook? Follow nyo na lang pati official Facebook page. Ito po guys, so ito. Or sign music official. Ito guys. Nabulunan po siya. Guys, sponsor ng ano daw. Pero guys, maraming salamat po. Mr. Rappi Cargente. Guys, tingnan nyo din ang... Sila po ang gagawa po ng intro ko po. Ang kaibigan niya si... Yo, Skid Creation, shout out. Ang sa kanilang production po. Maraming salamat, Rappi. Guys, dito na natin. Tatapusin po na yung vlog na ito. At gusto ko lang patusalamat po sa mga 159 subscriber ko po. 1,000 po, 159 subscriber. Sana po ang dami pa po yan. At mga kaibigan ko na tulad ng mga YouTuber din dyan na taga Manila, taga Pampanga. Ang sila ni Kuya MCJ Vlog. Ang sila ni GC Abing-Abing. And Miss M Live. And ang aming master na si Kabulol. Si Lutz Jason. At sa mga YouTuber din ng mga Margel dyan, maraming salamat po. Nang ginagawa pong content nito, hindi lang puro sa mga isda, maraming content po. Gusto ko lang pakita sa inyo po ang kung anong gagawin ko. Anong kaya naman yung mga kapansanan po. At yun guys, kung bago ka lang yan sa akin channel, please like and share and don't forget to subscribe my YouTube channel, JMS Vlog! Woo!